Okay, how to create personalized video transition. Una, insert ka ng black image. And then, i-adjust mo siya into 2.5 seconds or depende sa'yo. Pwede mo naman later mo na i-adjust kapag tapos na or pagagamitin mo na. Okay, mag-add ka ng image na gusto mong gamitin para sa iyong transition. Image or logo, pwede. In my case, kumuha lang ako ng image isa sa aking mga subscriber para gawan ko siya ng video transition. Okay, na-insert na siya as layer. I-duplicate mo ngayon. Then, after mo ma-duplicate, click mo yung una. Then, punta ka sa tools, cropping, and then, i-on mo yung mask. Dito, makikita ka ng mga shapes na pwede mo magamit sa transition mo. Kumbaga, hahatiin mo yung image into half. So, half shape din lang, i-apply mo sa kada image. So, in-apply ko na yung dalawang triangle size. So, mapapansin nyo rito, merong separation line kayong makita sa aking images. So, dyan ko i-apply yung animation na pwede kong gawin sa transition. So, kuha muna ako ng green na image as background. And then, itong green image na to, kailangan ma-crop mo siya ng katulad nito. Kasi ilalagay mo siya sa gitna. Kumbaga siya yung mapupunta sa gitna para mamaya kapag ka nagkaroon na ng animation, yung images na ito o yung image na hinati mo, siya yung lilitaw. Kumbaga, so kailangan ma-format mo. Kasi itong green image na to, siya yung magsisilbing background na totally later on. Kasi i-applyan natin siya ng chroma key. Bali mawawala na yan. Ang papalit dyan, yung background mismo ng new video na ipinasok mo from the current video. Ayan. So, ipoformat mo siya. Ilalagay mo siya sa gitna. Kung sa tingin mo okay na, then okay na. Kung sa tingin mo need pa ng adjustment, then i-adjust mo lang sa bandang gitna katulad nito. Medyo matagal lang yung pag-a-adjust ko. Pasensya na kayo. At pasmado na kasi yung kamay ko. Medyo nanginginig. Ayan. Ito kasi yung iba mabilis dito maglagay, ako medyo nanginginig na kasi yung kamay ko, alam niyo na medyo pasmado na kasi. Ayan, tapos click niyo yung send to back. And now napunta na sa likuran yung green image, yung background. So background nga sa likod yun. And then punta ka sa first image mo rito sa timeline, and then dalhin mo yung pointer sa starting point, and then click mo yung key animation, click the plus sign, then go to the end point, then click animation, and then tsaka mo lagyan ng animation, i-move mo lang using your finger like this. Okay, and then dun naman sa isang image, sa half image, ano, same way lang, kailangan nakatapat yung pointer kung saan mo nag-umpisa yung animation, then click mo yung key animation, click the plus sign, then dalhin mo dun sa endpoint, then click the plus sign also para lang makumpleto mo yung animation na gagawin mo, then move the object. Ganun lang kasimple ang gagawin mo. So ibig sabihin, magsasabay na sila pag nagplay na kasi sabay at pareho ng starting at endpoint yung dalawang images. Okay, and then dito naman sa green image or dun sa background, ganun din lang ang gagawin mo. Once I click mo yan, itapat mo yung pointer dun sa starting point, then key animation plus sign to the end point, ganun din, click mo yung plus sign, and then dito mo siya imumove or expand mo siya na masakop niya yung screen gamit yung daliri lang. Kumbaga, ayan, ganyan lang ang gagawin mo. Kailangan makubera niya yung buong screen ng color green image na yan. Okay, ayan. Ayan, medyo natatagalan ako mag-adjust. Sabi ko nga sa inyo kasi nga pasmado ko eh. Ayan, okay na. So, kung okay na, this time, i-trim mo na yung elements ng clip mo. Kasi nga, sabi ko nga, 2.5 seconds lang, okay na. Pero, depende naman sa inyo yan. Kung gusto niyo mas mahaba, o kung gusto niyo mas maikli lang, 1 second or 1.5 seconds, eh, okay din lang. Kasi pwede namang i-adjust yan later on kapag ginamit nyo na. So after nyan, i-pwede nyo na siyang i-save. Save nyo muna itong ginawa nyo ito. A few moments later. Ngayon naman, itatry natin i-apply yung video transition ginawa natin. Mag-insert ako dito ng dalawang short video clips lang para matry lang natin at may apply natin yung ginawa nating video transition. Okay? I-add mo siya as layer. Okay, add mo siya sa layer. Piliin mo yung transition na ginawa natin kanina.
Ito siya. And then, i-click mo yung split screen. Zoom mo siya. Like this. And then, click mo yung transition clip. Then, go to chroma key. I-on mo yon. Then, select mo yung color green. Para mawala yung green background image. Play mo siya. Like this. Ayan na. So, gumagana na yung video transition mo. And then, dito, sa pag-apply mo ng video transition, kung gusto mong, sabi ko nga kanina, kung gusto mong medyo mabagal, kung gusto mong medyo mabilis, pwede mong applyan ng speed. Siset mo siya speed na gusto mo, kung depende sa'yo. Kung, kasi may mga transition na yung iba gusto yung mabilis, yung iba medyo mabagal ang gusto naman nila. Siyempre, pag magawa ka ng video, kailangan meron kang trial and error na ginagawa kung sa tingin mo okay o hindi. Kasi nga totally, itong video na ito, mostly para sa mga beginners lang. Kaya nag-share lang ako ng idea kung paano sila pwedeng makagawa ng video transition gamit lang ang images or logo nila. Dito rin, ano, pagka nilalagay mo yung video transition mo, pwede mo siyang lagyan ng in-animation. Kung baka kung paano siya a-appear sa eksena ng video mo. Kung paano a-appear yung video transition mo para mahati yung dalawang video. Diba? Kasi nga transition nga eh. Pwede ka mamili dito, ikaw nang bahala. Kung magustuhan mo, i-try mo muna, then i-apply mo. Kung wala ka nagustuhan, okay din lang. At kung may nagustuhan ka, mas okay din. Para may apply mo sa video transition mo. Ikaw nang bahala dyan. Okay? So, itong video ito talaga totally ay para sa mga beginners. Sinishare ko lang po, inuulit ko. Sana po meron kayong natutunan o meron kayong nakuha ang idea kung paano mag-edit ng video, lalo na sa mga vlogs nyo, sa mga nagba-vlogs po dyan. Salamat po sa inyong panonood. Ito po ay share ko lang sa inyong lahat. At sana po suportahan nyo itong aking YouTube channel. At maraming salamat po sa inyong pakikinig, panonood. At nakaabot po kayo dito sa last part ng video na ito. Maraming salamat po.